Hi mga besh! What's up? Sa mga hindi pa nakakatanggap ng SAP. Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa SAP ulit. Tagal-tagal ko na rin naghihintay dyan sa SAP. At sa kaka-search ko, ayan, marami akong mga natutuklasan na pwede palang makuha ng ibang tao yung pera natin sa SAP through GCash. Di ba sa GCash ite-transfer yung pera natin? Yan, sa ang dami kong nakikitang mga paraan ng mga scammer na pwedeng makuha nila yung pera natin sa GCash. Kaya po ang pag-uusapan natin. Mga sulusulat-sulat ko pa nga o. Pera natin sa SAP pwedeng makuha ng ibang tao. Yan. Kaya ginawa ko itong video na ito at least para makatulong. Tips para makatulong sa mga kababayan natin na alam mo kung lagi lang kayong tatambay sa FB, ang dami-dami yung makikita ng mga gumagawa ng mga, hindi ko naman sinasabing lahat sila is scammer, pero ang pangit pa rin kunin yung details ng mga tao kasi ang dami nakalagay doon na isulat nyo lang yung details nyo, pangalan nyo, cellphone number nyo, address. Ang dami-daming mga nakalagay doon eh. Mga pakulo. Hindi ko sinasabing lahat to ah, mga besh. Hindi ko sinasabing lahat. Hindi totoo. Pero sa panahon natin ngayon, kasi nga pandemic, ang hirap kumita ng pera, ang daming mga pakulo. Ang dami talaga mga pakulo. Mag-ingat tayo, ang pinaka number one tips ko sa inyo mga besh, huwag tayong magbibigay ng details natin kahit papano, lalong-lalo na yung cellphone number natin, address, yung pinaka full address natin, huwag na huwag din natin ibibigay. Yung cellphone number naman natin, kung ito eh nakaano sa related sa GCash mo, pwede kang ma-scam. Lalo na yung tinatawag nilang MPIN. Kasi sa GCash, wala na akong extrang papel. Ayun. Sa GCash kasi, before mo i-open yung GCash mo, kailangan may 4-digit na MPIN na ilalagay mo doon. MPIN, ibig sabihin code. Sinasabi, may mga scammer, sabihin ko na sa inyo, scammer, na ilagay nyo lang po yung porn, tawag doon, sa cellphone number nyo, yung 4 number sa dulo ng cellphone number nyo, yung po yung gawin yung MPIN. Doon pa lang, maano ka na eh, magdududa ka na, gagawin mo ba yun? Eh di malalaman na nila yung ano mo, yung password mo sa GCash mo, di ba? Huwag kayong tatanga-tanga, mga besh. Mga kapatid, brother and sister. Natatawa lang ako sa mga ganun eh. Baka meron sa inyong magpadala, magpaloko. Ayun. Yung cellphone number nyo, yung 4 last digit, gagawin yung MPIN. Ano sila, hello? Diba? Sikreto mo yun dapat, yung MPIN na yun, huwag mong ipagkakalat. Eh, paano kung marami nakaalam ng number mo? Yung number mo pala, eh, old number mo na noong unang panahon. Ginawa mong MPIN mo sa GCash. Eh, lahat ng tao ngayon, gutom. Maraming nagugutom sa atin ngayon, gagawa at gagawa ng paraan para maloko ka. Diba? Hindi lahat ng tao ngayon eh kahit na naghihirap na sino pa din. Ang dami nang gumagawa ng paraan para makapanloko ng ibang tao. Kaya mag-ingat kayo doon mga besh. Yung sinasabi kong MP na yan, huwag na huwag nyong ilalagay yan. Ay hindi, yung number nyo pala, cellphone number nyo, huwag na huwag nyong ilalagay sa MP nyo related.
doon. Tsaka wag na wag yung mga details nyo sa social media. Wag na wag nyo ilalagay doon. Okay lang sana kung PM. Pero wag rin kayo magtitiwala sa taong kausap nyo. Kahit na personal message pa yan, mag-talk kayo ng PM-PM kayo. Tapos hindi nyo naman kakilala yung ibang tao. Wag na wag kayo magbibigay ng information nyo tungkol doon. Kasi mag-ingat kayo, hindi nyo kakilala, diba? Magsabihin, baka maloko kayo. Yun lang yung mga tips ko, ayan, sa mga... Tsaka ito kasi, nabasa ko kanina, yung DSWD, naglabas sila ng mga babala tungkol sa mga Gcash natin, mga nanluloko. Ayan. Basahin nyo yan. Ayan yung sabi ng DSWD, ayun na tungkol sa Gcash natin, ang daming mga scammer. Mag-ingat kayo. Kasi pati sa kanila, na lalaman na nila yung nangyayari sa atin. Nagkakagulo na yung mga tao, lalo na sa mga hindi pa nakakakuha. Second wave, second tranche. May third pa nga eh. Abang-abang tayo dun sa third na yan, kung totoo ba o hindi. Kasi lagi akong, naghahanap talaga ako ng master list. Hindi ko siya makita. Ang dami ko nang pinag-join na ng mga DSW.